Good morning po sa bawat isa. Bigyan po natin ng malakas na malapak ang Panginoon. The reason of our existence is because of God's greatness and goodness. Kung wala po ang kadakilaan at kabutihan po ng Panginoon, hindi po tayo mag-i-exist. Amen. Mabuti siya sa lahat ng panahon at lahat ng pagkakataon dahil pinapayagan niya tayo na kahit na sa anong henerasyon o anumang pagkakataon na makita natin lagi ang kabutihan at kadakilaan ng ating Diyos. Kapag ang isang Kristiyano o isang mananampalataya ay nalihis na po ang kanyang focus at hindi niya na makita yung kabutihan at kadakilaan ng Panginoon, unti-unti na po yan manlalamig, unti-unti na yan lalayo, unti-unti na mawawala ang kanyang existence sa pag-ibig. At lahat po tayo ay nakaranas kung gano'n po kadakila at kabutihan ng Panginoon. Amen? Yun ang mga dahilan kung bakit hanggang ngayon nandito tayo. Lagi nating ninanasa o ninanais na yung kabutihan at kadakilaan ng Panginoon ay masuklian natin ang paglilingkod. Amen? At kasama po sa paglilingkod na yan ay yung kung ano ang magagawa natin sa ministeryong pinagkatiwala ng Diyos sa ating lahat. Yan po ay ang ministeryo ng pangangaral ng salita ng Diyos. Preaching of the word does not mean when you preach your pastor. Preaching of God's word is our ministry. Amen po ba? Kaya wala pong exemption po dito. Pag nakilala mo si Kristo, ang unang hangarin at tibok agad ng puso mo, yung desire mo, ay maipangaral yung kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Amen po ba? Today, we will study and listen from the scripture taken from the book of Luke chapter 9, and it was known of feeding of 5,000. We all know the story, what happened, kung saan nagsimula, anong nangyari. But let me again share to you the word of God, the people who are hungry from the word of God and also hungry physically. At wala pong pinagkaiba yung panahon po na yun at panahon natin ngayon. Nung panahon na iyon at panahon po natin ngayon. Ang mga tao po ay gutom, both physically and spiritually. Kaya na ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Amen po ba? Nang makita sila ng Panginoon, sila ay nakapag sapagkat para silang tupa na walang pasto. Praise God, may opening. Alam niyo, ang Diyos talaga laging nagbubukas ng opportunity sa atin na maging bahagi tayo ng ministeryo. Gusto niyang gawin dito sa iba ko ng isang lingkupan. Mga kapatid, napakarami kong opportunity para mapaglingkuran natin ang Panginoon. Amen? Sabi po dyan, Christ called them, the disciple, or the 12, to become disciple, become servant. If, I don't know if you remember 3 months ago, hanggang ngayon, magsimula po tayo sa discipleship. Servant leader. And today, it's getting involved. Amen? So, sabi po dito, He called them, the 12, to become disciple, to become servant leader, and to be with Him, or to get involved and delegated some of Christ's work. Jesus, our Lord, did not only call the 12, He also gave them the power, sabi natin, the power to do what He had called them to do. The same principle holds true today. Whom God calls, God equips. The equipping may not be completely evident before the ministry began, but it will be evident along the way, and that is for sure. Amen? Sa simula po ng ministeryo, meron tayo. Sino po dito yung may mga inahawang ng ministry dito po sa church? Pakitaas po yung kamay.
pay at least 1/4. Tapos huwag kayo mahiya. Yung mga may ministry. Your ministry, nagbibit ng Bible study, at least yan, support, ministry, everything. Palapakan natin ang ating mga ang ating training. So mga kapatid, tayong lahat, ako po nung mga born again po ako, nung makarinig ako ng gospel. First, understanding ko na tinawag ako ng Panginoon para gamitin ito. At ang prayer natin, nung tinanggap natin si Lord, pare-pareho tayo. Lord, gamitin mo. Amen po ba? O baka nakalimutan nyo na? O baka naman meron pa dito hindi tumatanggap sa Panginoon? Nung unang makilala mo ang Panginoon, paghingi mo ng tawad sa Kanya, naintindihan mo yung kadakilaan ng Kanyang biyaya, yung Kanyang pagpapatawad. And because of that, yung puso mo parang dinudurog at sinasabi mo, Panginoon, salamat sa iyong kapag. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa kaligtasan. Nawa ay gamitin mo ako pa sa iyong kalwalhatian. Amen po ba? Kaso lang tumakbo yung haba ng panahon, matagal ka na sa simbahan, ikaw na nga yung parang laging nandyan sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Para masasabi mo na sa iyong sarili, enough na siguro yun na at least andyan ako sa prayer meeting, andyan ako sa Bible study, andyan ako sa overnight, andyan ako pag may women's fellowship, pag may men's fellowship, pag may youth fellowship, may children ministry, at least nandun ako. Pwede naman nag-i-exist ka, pero yung ministry wala. Amen? Praise God dun po sa mga talagang nagbukas ng kanilang buhay. Sa simula, parang hindi masyadong makita yung ebidensya na ikaw nga itinawag, mararanasan mo lang yung pagtumugon ka na sa pagkakataon. Along the way, nais ng Panginoon iparanas po sa ating lahat yung naisin niya na ikaw ay magamit para maranasan mo ang kanyang kapangyarihan. Para maranasan mo yung kanyang kadakilaan. Para maranasan mo kung paano gumagawa ang Diyos kahit na parang God will make a way even though it seems no way. Diba? Sabi ng Tagalog, ang Diyos gawa daan kahit walang daan. Diba? Yung mga kamanghamanghang bagay na hindi kayang abutin ng isipan natin ay pinapakita ng Diyos sa kapamaraanan na kung saan tayo ay sumusunod sa Kanya. At sa ganitong paraan, lalong nabubusaot yung pagkatao natin na parang nagiging mahalaga tayo sa harap ng Panginoon. Yung self-worth na hindi dapat nawawala sa isip at sa puso ng bawat Kristiyano, kahit ano pang kalalagayan mo sa buhay. God always use simple person, ordinary people, for an extraordinary works, extraordinary ministry. Why? Because He wants to show every one of us today that He is always great. Amen? And nobody, wala sino man na buhay dito sa ibabaw ng lupa na pwedeng humigit. May mga nagtangka, pero hindi nagtagumpay. Sa mga simbahan, marami nagtatangka, nakalimutan yung sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Korinto, na kami ay pinagkatiwalaan lamang na kapangyarihan na hindi malirin. Kumbaga, kami ay sisitlang palayok lamang upang iyayag ang hindi malirin na ang kapangyarihan na siya Diyos, hindi amin. Malungkot lamang po sa kapanahonan po natin, lalo na sa television, ang daming umaangkin ng kapangyarihan niyo. But they fail. Pwede mong sabihin, pero makikita naman, sabi ng salita mismo ng ating Panginoon, sa bunga makikilala. Sigurado po yun, kahit magaling kang magsalita, kahit magaling meron kang tinatawag na convincing power. Maraming ganun eh. Pero I tell you, God will show them who is true disciples of Jesus. Amen? Let us pray. Father God in heaven, once again we thank you for this very great moment na na-experience po namin. Ngayong katakilan at kabutihan ng pagmamahal sa amin,
Na sa panahon po ng kahinaan, nandito upang itaas kami ng iyong malakas na kanang bisig sa karamdaman, ikaw ang nagpapagaling sa kakulungan ng karunungan, ikaw pong nagbibigay ng kaalaman at kahit kailan hindi mo kayo manumbat sa amin. Sa maraming pagkakataon, pabalik-balik, pauulit-ulit kami tumalapit sa iyo. Ni minsan, hindi po namin naramdaman na kami iyon. Kahit sa isang ordinaryong tao o isang ordinaryong mananampalataya, ikaw po ay nagpapakita ng iyong kapangyarihan, ng iyong kadakilaan, and we pray today, show us more power, miracles, provision, everything that waiting, Lord. Sabi ng Psalms 37, if we delight yourself in the Lord, He will give you the desire of your heart. I pray today that every desire will be manifested in this church of God in the name of Jesus. Let every heart, every mind will be humbled before you and your name will be glorified. Salamat po, gamitin niyo po ang iyong panglingkod. Wala po pang inaasahan, kundi kayo lamang, walang ibang itataas, walang ibang pararangalan. Sa buhay namin lang, ikaw lang Panginoon ang superstar. Kami instrumento lamang upang ihayag ang kapangyarihan na hindi malirin sa Diyos. Walang sino man ang pwedeng umangin. At salamat sapagkat pinapakita niyo sa amin lagi ang iyong kaluwalhatian, katapilaan, pag-ibig at katapatan sa amin lahat. Paspasan niyo po kami lang as we listen carefully from your word, I pray for gift of listening skill na mag-grow sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Let us open our Bible in the book of Luke, chapter 9. A very familiar passage. Luke chapter 9, verses 1 to 17. Medyo mahaba ng konti, pero 10:46. Okay. Luke chapter 9, from verse 1, and he called the 12 together and gave them power and authority over all demons to heal diseases. And he set them out to proclaim the kingdom of God and to perform healing. And he said to them, take nothing for your journey, neither staff, nor a bag, nor bread, nor money, and do not even have two tunics apiece. Whatever house you enter, stay there until you leave the city. And as for those who do not receive you, you go out from that city, shake the dust of your feet as a testimony against them. Departing, they began going throughout the villages, preaching the gospel, ano daw? Preaching the gospel and healing everywhere. Now he wrote that Tetrarch had heard of all that was happening and he was greatly perplexed, because it was said by some that John had risen from the dead. John. And by some that Elijah had appeared, and by others that one, the prophet of old, had risen again. Herod said, I myself had John beheaded, but who is this man about whom I hear such things? And he kept trying to see him. When the apostle returned, they gave an account to him of all that they had done. Taking them with him, he withdrew by himself to a city called Bethsaida. But the crowds were aware of this and followed him and welcomed them to begin to... Ano verse na ako? 11. Pag tumatanda na, ganyan ko lang. Hindi ko verse 11. But the crowds who were aware of this and followed him and welcomed them, he began speaking to them about the kingdom of God
and curing those who had need of healing. Now, the day was ending. Dasapit hapo na. And the 12, that they may go into surrounding villages and countryside, had fine lodging and get something to eat. For here we are in a desolated place. But they said to them, you gave them something to eat. And they said, we have no more than 5 loaves and 2 fish. Unless perhaps we go and buy food for all the people. For there were about 5,000 men, just men. Lalaki pa lang po ito. Sabi daw. And he said to his disciples, have them sit down to eat in groups of about 50 each. They did so and had them all sit down. Pero kailangan ko pa ng mas malinaw na salamin. Then he took the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven, he blessed them and broke them and kept giving them to the disciples. Sino daw binigyan ng mga tinapay? To set before the people. And they all ate and were satisfied. The broken pieces which they had left over were picked up. Well, basket full. A very beautiful story that shows how God passion on the people. Maaring pagod na yung mga inutusan mga disipulo na mangaral sa mga nakikanayunan. Pagbalik nila, lalong dumadami yung tao, alanganin oras na. Magdidilim na. Sabi ng mga disipulo, nasa mga yung mga disipulo, iba niyo natakot kayo. Sabi ng mga disipulo, Panginoon, pauwi natin itong mga to. Wala tayo iba pa kain dyan. Saan tayo magpuha? Ito, napaka-liblib yung lugar na meron tayo. Napakarami nila. Pahanapin natin sila ng matutulugan. Hanapin natin sila ng makakainan. We cannot provide for the food of these people. But you know, Jesus is the Lord of the nature. He can command anything in this world for provision. Marami pong hindi nakakapagpatuloy sa paglilingkod, my existence as a pastor, more than half of my age, ay pinaglilingkod ko sa Panginoon. Marami pong nagsabi sa akin noon, buti na lang, hindi ako nakinig sa kanila. Ako, apa kayo ng pagpastor. Lalo pag wala ka naman sending church. Kung wala kang mother church. But I understand that my calling is to preach the good news. To plant churches. By heart, church planter po ako. Apat na rin ba? Parang apat na rin, 5 church na rin. Yun po ang heart ko. Pag na-establish, lipad, simulan na naman. Pinakamahirap po sa ministry ng mga pastor ay mag-pioneer. Why? Pag nag-pioneer ka, sa'yo lahat. Kahit pulsa mo, babalik ka rin mo ba sa ministry kung pinabot ka. Kaya yung iba po hindi nakakapagpatuloy, lalo na yung mga walang skill. Kasi saan sila kukuha ng income, lalo na kung may pamilya po sila. Diba? Yun agad ang iniisip yung isang hinatid sa Bible school para mag-aral ay nag-aral ng isang tribe. Tapos sabi niya, Pastor, di kaya ka, dalawa pa lang. Isang established church sa may taytay at isang church worker dito sa Kainta. Sabi niya, Pastor, hindi ko kaya. Pareho sila ng isa. Sabi ko, bakit? Kasi, apat na anak ko. Dami ko nang gina, nagkatrabaho ako, tapos may anak na akong dapat pag-aral. Alam niyo, pag inuuna natin ang karunungan ng kaisipan natin, human understanding, hindi sasapat yung kakayanan mo para i-provide kahit kumikita ka ng malaking. I tell you, yung mga nag-call center dito, yung mga professional dito, I tell you, kahit kumikita ka ng malaki, the more na lumalaki ang kita mo, the more na lumalaki ang gastos mo. Yung iba nga, dating manggagawa lang, ngayon kontratista na. Pero kulang pa rin. Yung mga kilala ko nag-call center, 50,000 yung kanilang sweldo. Tanungin mo, kulang pa rin.
Isumasahod ng 8,000 hanggang 12,000, tanungin mo kulang pa. Ano ba ang sapat? And I tell you, I challenge you, ang sapat o kasapatan ng buhay ay ang Panginoon. Huwag mong ipamahas ang galing at husay mo, ang laki at ganda ng katawan mo. Hindi yan ang basihan para magtagumpay ka. Amen? Ang basihan para magtagumpay ang isang tao, dapat connected siya kay Lord. Why? Because God is the source of everything. Oo, may sarili tayong makakayanan, pero hindi po yan maglo-long last. Ay, tayo kapatid. Walang sino man ang pwedeng magmalaki ngayon. Maaring ginagamit ka ng Panginoon. Huwag mong tawaran ng iba. Kasi pagdating ng panahon, baka naglilingkod pa sila, ikaw wala na. Hindi below the ground. Marami pa akong kilala na sa Quezon, nakapagbukas po ng ministry sa ano yung pila Suprema? Pila Pastor Dondon sa Quezon, sa yung mataas na bundok dyan na marami himala. Dolores, Quezon. Sa Dolores, Quezon, kung saan dyan, nandyan po yung mapaghimalang bundok, maraming kulto po dyan. Bawat pang limang bahay, pang apit na bahay, pang apat na bahay, mga kulto po dyan. Ang nagbukas po dyan ng ministry ng paglilingkod, ang pangalan niya po, Brother Joe. Nakipaglaban po siya sa mga kulto dyan, yung mga may agimat po dyan. Nakapagbukas siya ng maraming gawain. Ando na mga foursquare, mga nagpapastor po itong kaibigan ko, pero bago sila nakapasok dyan, ang pangalan ng tao na simula nagbukas ng ministry dyan ay Brother John. Ay niya magpatawag ng pastor. Mula silang gawain doon, sarado na po yung gawain niya. May mga pastor na po doon, foursquare, mga kaibigan ko po. Siya ngayon, alam niyo kung nasan siya ngayon? Hindi ko tinatawaran ang pwedeng gawin ng Panginoon. Marami pang panahon, pero 70 plus na po ang edad niya. At siya po ngayon ay stress. Hiwalay po siya sa kanyang pamilya at kinukupok po siya ng isang kaibigan kong pastor doon po sa Santa Cruz, Laguna. Nakikitira po siya. At ang kapamaraanan para mag-exist siya, kailangan may mapagkikwentuhan siya ng kanyang mga karanasan. Kasi pag hindi siya nakakapagkwento ng kanyang karanasan, iba na tagpo ng kanyang karanasan. To remind all of us, walang sino man pwedeng magmalaki na ngayon ay ginagamit ka. Walang sino man pwedeng magmalaki na tatawaran pa ngayong kapwa Kristiyano. Baka isang araw sila, ginagamit pa rin ng Panginoon, ikaw na lang. Tandaan mo, yung membro ng pamilya mo, I tell you, at alam mo yan, kahit mga anak ng pastor, kahit anak pa ng pastor, kahit naglilingkod pa sa church, hindi assurance yun na magtatagal ka. Kahit sinasabi mong anointed ka, hindi assurance yun. Kahit maraming himala kang nagawa, hindi assurance yun. Ang assurance is connected ka kay Jesus. Amen po ba? Pwede naman natin palakpakan ng Panginoon? Sabi ng Biblia, if you remain in me, in my words remain in you, ask whatever you wish, and it shall be given. Si pastor po, ayan, nagtatrabaho po ako yun. Ngayon, nakita niyo wala kabaro, pero pag nakita niyo ko weekdays, hindi niyo ako makikilala ako yung pastor. Bakit? Sabi ko, Lord, pag pinayagan mo akong trabaho, trabaho ako. Diba? Alam mo, pabayaan ko yung pangailangan ng pamilya ko bilang isang pastor. Nakakaya naman, ang galing mong magsalita sa iba, pero sarili mong pamilya nakapamilya. Kahit asikasuhin ko ng asikasuhin yan, ang dahilan lang para maging intact pa rin kami, ay ang kabutihan ng Panginoon. Huwag natin pabayaan ang pamilya natin, responsibilidad natin yan. But then, I tell you, ang assurance natin is our being connected with them. Amen? So mga kapatid, ang topic po natin, to get involved. Siyempre, tatanungin, how to get involved? Sa ministry, ang isang Kristiyano lalago ka lang kapag ikaw ay involved. Diba?
mas masaya ang buhay mo, punong-puno man ng challenge, mas masaya pag may ministry ka. Ang malungkot, yung dating nag-minister ka, tapos ngayon nag-o-observe ka na lang. Nahihiya ka na sa kanila. Mga pata dito, tumutugtog dati. Pumiling lang yan, nagtatakbo-takbo lang dyan. Asa na yung existence mo? Ay, busy na kasi pastor. Wala ka pang anak dyan, busy ka na. Ay, challenge yun. Wala ka pang anak, wala ka pang pamilya, wala ka pang binabayaran buhay, wala ka pang binubuhay, busy ka na. How much more pag pumasok ka sa pagpapamilya? Wala na. I tell you. Kaya ang assurance mo kapatid, you have to be involved. Amen? How? Is God calling us, all of us, to be involved? Of course. Why? Kasi pag nag-involve ka, malaki itong ikukumpara mo sa pagiging bisita at involved ka. Sa isang simbahan, pag bisita ka, kahit nandiyan ka lagi-lagi, lalos lahat ng ministry nandiyan ka. Bible study, prayer meeting, Sunday service, practice, nandiyan ka. Pero hindi ka naman involved. Wala kang pakialam kasi wala kang responsibilidad. Tama, mali. Hindi ka dedicated, hindi ka committed. Bakit? Wala naman akong responsibilidad dyan eh. Kapatid, as a church, this church, dapat ikaw mismo meron kang ownership dito sa simbahan na to. Bakit? Pag wala kang pag-aali dito, bakit mo pagmamalasakitan ito? Diba? Yung cellphone mo nga, hindi mo mabitawan kasi sa'yo yan. Pag tinignan nga ng iba, nagagalit ka pa eh. Personal ko yan, bakit? Kasi sa'yo yan. Pero pag hindi mo pakiramdam na pag wala kang ownership sa simbahang ito, hindi mo ito pakikialaman. Masaya ka nang maging observe. Amen? Today, God want us to be involved in the ministry. Amen? May pagbubukas na naman ng ministry. Mas pwede, tagalog si Kiri. Asa si Kiri? Di ba? Kahit malayo pa yan, I tell you, habang tumatakas ka, lalong mahihirapan ka. That's life of being Christians. Amen? Si pastor na, pumupunta pa ng layo. Bulabi pa. Ayan, mas base, minutor nga lang namin. Nakarating na ako doon. Ayan, mga kadama yan. Lapit lang yan. Hindi ka abuti ng 24 oras para makarating doon. Di ba? Nagkita tayo doon. Nagbubukas ng gawain ng Panginoon and ang nais ng Panginoon magiging bongga. Eh, pastor, yung preaching sa pastor lang yan. No! Patunayan mo sa akin yung preaching sa pastor lang. Hanap ka sa Bible verse. Patunayan mo sa akin. Patutunayan ko sa inyo na ang mangaral ng salita ng Diyos ay responsibilidad ng bawat Christian. Sa tahanan mo, sa pamilya mo, from Old Testament, the book of Deuteronomy, from chapter 5 to chapter 6, ituro sa inyong mga anak sa pagtulog, sa pagpapahinga, sa paggawa, sa labas, kahit saan ituro. Sabihin nyo sa akin, lahat ba yung mga pastor pa yun? Hindi. To preach the gospel of salvation is our individual responsibility. And tell me that you are followers of Christ. Patunayan mo sa akin na ikaw ay disipulo ni Kristo. Pag sinabi mo, si Rega, pagkas mo naman ngayon. Wala po naman ngayon, pastor. Asa taas at ito. Asama ni Jamie. O, diba? Kahit saan ka pumunta, pag sinabi ng Lord sa'yo, mag-pray ka, mag-pray ka. Pag sinabi ng Lord sa'yo, mangaral ka, mangaral ka. Bakit? Tinawag ka para ma-involve sa ministry na gusto ng Panginoon kasi gusto niya makakita sa gano'n sa patakila. Yun sinasabi natin, ang Diyos gawa daan kahit walang daan. Amen ko ba? So how do we Christian to be involved in Christ's vineyard? Did God requires us or requires me as a Christian to get involved? Why? Is there any benefits as I involve myself to the ministry? Brothers and sisters, let me remind you today as we listen. If you listen, you will have enough. But if not, you will go home in doubt. So if you want to learn,
please listen. Yung anak ko po, 13 years old, sinasama mo po sa trabaho. Tagahawak ka. I-spot ko dito, hawakan mo kung saan yung buhay. Kahit ganun ka lang, hindi mo nakikita, ikaw ang may hawak niya, dapat sa kanto yan. I-welding kita dyan, pagka hindi mo nangayos yan. Hawak siya. Kaysa pindot ka ng pindot sa cellphone, gagastos ka ng load, gagastos ka ng kuryente, gagastos ka ng oras mo, wala kang matutunan dyan, sumamang sa akin. Sesuweldo ang kita. Kahit half day ka lang, sesuweldo ang kita. Kasi ipukukuha ko ng tao, di ba pa ang matuturuan ko, dapat ikaw matuturuan. Amen ko ba? Nakakahiya po natuturuan natin yung iba, yung sarili nating pamilya. Di ba? Leader-leader tayo. Yung pamilya natin, hindi tayo nag-lead. Get them in board. Amen po ba? Nagreklamo siya, lahat ng sapatos, binuksan, mga limang sapatos pa. Bumpa na yung ano, mga sapatos. Patahin ko ba? Sabi ko, huwag na. Patikitan mo? Huwag na. Pag nabasa yan, tutuklap din yan. Bibili si Papa ng bago, basta matuto kang magtrabaho. Binilang ko siya, tuwag-tuwa siya, sasya. Diba? Pag-involve ka, may mangyayari sa buhay mo. Amen po ba? Pag hindi, nga na. Eh, kila Sister Lopez, kila Brother Marien. Unang araw niya, ang merienda niya, Jollibee. Pangalawang araw niya, McDonald's. Pangatlong araw niya, Greenwich Spaghetti. Half day ka lang nagtatagpakagaling ng school. Sabi ko, babalik ako dito. Pagtanghali, sumama ka sa akin. Hanggang gabi, may isa nag-hunger time pa kaming dalawa. Pag-uwi niya, tuwan-tuwa siya. Oh, wala siyang pakialam sa cellphone niya ngayon. Bakit? Wala siyang pera sa cellphone. Di ba? Oh, binilang ko siya ng sapatos bago. Ewan ko na kung friend niya siya, kita niya si Mighty niya. Siya mo pakali. Sabi ko, baka naman mag-unfold yan ka testing mo. Di tuwan-tuwa siya. I mean, tuwan-tuwa din ako. Ah, hindi ako papayag yung anak ko mukhang lugyot. Sorry. Pag naglakad kami buong pamilya, hindi ako papayag yung anak ko mukhang lugyot. Yung anak ko mukhang walang suot na maganda. Magagalit ako kumakain kami, nakita ko may tungis yung anak ko. Ayoko nang ganun. Maselan ako maaga. Buti ko nagtatrabaho tayo. At ganun din ang Diyos sa akin. Ayaw nang naghihirap tayo. Kaya lang, hindi sa konsente ito. Ayaw mong magtrabaho, ayaw mong kumita, ayaw mong makatulong sa ekonomiya ng iyong bansa, ng iyong pamilya. Gutom ka, nga. Wala kang involvement eh. The same principle in our personal life as a Christian. Amen? Walang kontrata, walang kita. Diba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah! Nais ng Panginoon na matuto tayo sa buhay. Nakita nga ako dito eh. Andun sa taas eh. Nagulat ako, mas bagay pa na pag may buhok siya eh. Praise God. Kaya tuwa-tuwa naman Sister Gina talaga. Para umahit, let me live again. Okay, sabi dyan, mga kapatid, sa buhay po natin, if you listen, please, Christ actually, from our text, is very evident that Christ wants us to get involved. Why? Number one, because Christ wants you to experience power and authority to drive out all demons and to cure diseases. The evidence that you are called by God is the power and the authority coming from Him provided for you because you obey God. Amen? May kapangyarihan. Mga kapatid, may kapangyarihan, may kapamahalaan sa mga tumutugon at nagiging involved sa ministeryo ng Panginoon. Hindi ka ma-left behind. Ang assurance natin is the source of authority and the source of power
that called us in Matthew chapter 28. Sabi niya, all authority from heaven and on earth was given to me. Therefore, you go with power and with authority coming from the creator of everything that exists in this world. Amen? Kaya kung takot ka sa demonyo, yung misis, hindi yung demonyo. Parang iba kasi yung tingin ko sa mga islat ng yung mata. Parang yung asawa mo ka, demonyo. Diba? Kung takot tayo sa demonyo, hindi ka makakasunod sa Panginoon. Amen? But in Luke chapter 9, sabi doon ng ating Panginoong Jesucristo, I have given you authority to trample on snake and scorpion. All the venomous power of the enemy will not and cannot compare to the power and authority coming from Jesus Christ. Amen? Oo, may kapangyarihan ang mga demonyo, ang masasamang espiritu, may kapangyarihan sila even to the nature. Basahin nyo ang gospel. Si Satanas may kapangyarihan siya mag-control ng nature. Ang problema, si Kristo is the Lord of the nature. Amen? Kaya hindi mag-overpower si Satan dun sa power over Jesus Christ. And if you are willing to respond on God's ministry, yung pagkatawag sa inyo ng Panginoon, God given you the power and authority. Kapatid, pag naglilingkod tayo sa Panginoon, ang ebidensya na tinawag na tayo, yung hindi naiinis sa atin yung ministry natin. Ako, paano ko siya magsalita? Yung asawa niya nga, hindi mapagsabihin. Yung anak niya nga, hindi masumpil. Diba? Kasi kung yung sariling pamilya natin, hindi natin walang power, wala tayong motor sa sariling pamilya, paano tayo gagamitin ng Panginoon sa iba? Demand tayo ng demand sa iba, yung sariling pamilya, napabayaan na. I remember, dumalo ako sa isang lamay. Ay, yung may dala ng Red Horse. Oh, magpupuntos ako dyan, ha? Sabi ni sister, at saka ni brother, anak niya ng pastor. Diba? Ay, hindi tayo tumatawad sa kakayanan at pagkakatawag. Kaya nga sinasabi mga kapatid, ang assurance lang natin si Lord, you cannot control everything in this world, but you can change your heart to follow the Lord. Amen? You cannot control what is happening. Kahit nilabas na ni Pinoy yung blue book, kahit nag-withdraw pa siya nung tubo ng utang ng buong mundo sa Pilipinas, hindi ka kadamay doon kung wala ka naman ginagawa. Isip-isip din. Hindi na nga kung si Pinoy na pag nanalo siya, bibigyan ka ng isang bar na dito. Si Lord lang ang nangako sa atin na ask whatever you wish and it shall be given. Amen? E di ba natin bigyan ng palakpakan pag ito na lang ito na kapamahalaan at kapangyarihan ay para sa iyo pag nag-involve ka sa ministry ng ating Panginoon. And you will become partner of God in the ministry. Amen po ba? Power, sabi ko dyan, power and authority is very important in the ministry. It must be evident because it is the mark that you are called by Christ Jesus to be involved. Yun yung palatandaan, yung tatak, yun yung selyo. Meron kang convincing power. Pero yung convincing power na yun, ginagamit nga ng mga mangungutang yan eh. Diba, iyak-iyakan ka lang. Tapos 100,000, itingin. Pag hindi nakabayad, ikaw na ang iiyak. Nakumbinsi ka eh. Ang bawat tao ay mayroon convincing power.
Kaya, sabi, di ba? You test the water. Sabi ni Peter, test the spirit. Amen po ba? Testingin muna natin, may kakayanan ba? Matindi, naniniwala sa himala. Hindi ka pa maniniwala, naniniwala sa himala, ang galing na mabubinsi. Kahit patay, mabubuhay niya, sa kwento. Mga kapatid, yung kapangyarihan at kapamahalaan ay galing sa Diyos para gamitin natin sa ministry. Amen po ba? Hindi natin gagamitin para magmalaki tayo at tatawaran natin yung iba. Kung may masabi si pastor na hindi mo gusto, then you eat the meat, not the bone. Amen po ba? Huwag mo na sabihin si pastor, pastor ng bilig nito. Eh, doon ako lumaki sa lansangan. Yun ang alam kong terminology. Ngayon, mga kapatid, sino nakagamit ng bagong Bible, yung Bible ngayon na Tagalog? May nakagamit na ba sa inyo? Tingnan niyo po yung mga translation ng Bible. Yung bago ngayon, yung Bible na Tagalog, iba pong translation. Kaya kung tayo, hindi tayo marunong, may terminology na po yung mga Generation Z. Iba po ang terminology nila. Pag hindi ka nakasabay, magmumukha ka po. Hindi ko po gusto yung translation. Among all the translation, yun po ang hindi ko gusto yung translation. Masyadong pinababaw, masyadong parang may mga hindi na kaaya-ayang salita. Yung millennial. Sorry, pero Bible pa rin. Kaya lang, mas may mapipili ka naman, mas magandang translation na lang ito. Demons. Telepono. Demons are the one who hinders all the people to listen from God's word. They blinded men and make them deaf, barren, unconcerned. They imprison and chain people to make them unfruitful at ginagawa ng kaaway na gawin silang inutil. Saan yan? From 2 Corinthians chapter 4 verse 4 and 1 John chapter 2 verse 11, sabi ng Biblia, ang gawa ng kaaway, gawin silang dingin. Gawin silang bulag. Gawin silang unfruitful. Ibig sabihin, yung mga ginagawa natin, minsan hindi nagbubunga, kagagawa niya ng kalaban. Kaya kung hindi mo mapapalayas ng kalaban, nakakala mo, nasa iyo pala, hindi mo pala. Diba? Minsan sa church. Actively attending the church, magumulat ka isang araw, may kagawa na. Ang tagal ng Kristiyano, unfruitful, barren. Bakit? Yung mga ginagawa, hindi nagbubunga. Ang galing sa simula, pero wala namang natatapos. Well, you think of it. Tatanungin mo si Lord, bakit parang ganun? Napapagod na ako. Bakit parang hindi nagbubunga? Bakit yung mga ginagawa ko parang simula, walang tatapos? Tanungin mo, baka naman may kailangan palayasin. Ba't kahit trabaho ako ng trabaho, kulang pa rin. Baka may kailangan baguhin, baka may kailangan palisin. You have to be aware of that. Amen po ba? Yung mga nangyayari sa paligid natin, pero tandaan mo, binigyan ka, ulitog ka ng Diyos, binigyan ka ng kapamahalaan sa sarili mo to control yourself at kapangyarihan para gamitin sa kanang kalwalhatian. Amen po ba? So, tingnan po natin maigi, baka may kailangan paalisin. Huwag ka malumasawa ka. Huwag ka paalisin. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag po hibalihin ang tao. Diba? Ang kailangan natin paalisin, yung mga sumpang hindi natin alam. Doon sa bloodline. Tandaan niyo po, may, sa Bible, may mga term na bloodline. Si Jesus Christ, bloodline coming from David, Jesse. Genealogy. Pag yung lahi natin, halimbawa, yung lahi mo ay may sakit pogi ka, ay kailangan kukulin. In the name of Jesus, I cut every lines that connect to my forefathers who are being used by evil spirit to destroy life of others. In the name of Jesus, I cut. In Jesus' name, by the power and authority that God gave me, right now, today, I cut every connection from old life. Naintindihan po ba natin?
meron tayo, gamitin natin. Kasi pag hindi natin ginamit, baka ibang power ang maghahalip sa atin. Hindi po, totoo po yun. Dati po akong nanggagamot. Dati po akong gumagamit ng Latin. Nakatatong po sa dibdib ko yung logo ng libro ko. 50 pages po yan yung logo ko na dito sa libro ko. Alam ko pa po lahat ng Latin. 50 pages. Pero hindi ko na, wala nang subok, wala nang pakain. Maraming humihingi, hindi ko po binigay. Sinunog ko po yun. Apat na beses po sinunog yun. Bago ko na-deliver sa mga dati ko. Paminsan-minsan, umatake. But you have to command yourself. Sonny, you are called by God. And this should be your ministry. Amen? Pag hindi natin pinutol yung mga gawa ni Satanas sa buhay po natin, yan ang magpapabagsak sa atin. Even pride. God opposes the proud but he defends the proud. Amen po ba? That's why in Luke chapter 10, yung sinasabi ko kanina, verse 19, Jesus said, I have given you authority to trample on snake and scorpion to overcome all the power of the enemy and nothing will harm you. The scorpion and the snake, is those are the venomous created being in this world. Yung sting niyan, yung kapangyarihan ng kanyang kamandag, pagdatag at ganyan, ay tayo kahit walang sabaw, hihigaw ka ng sabaw. Yan ang gawa ng kaaway. Pag tinamaan ka na, you will become unfruitful. You will become barren. You will become prison and chained by the enemy. Magkakaroon siya ng foothold sa iyo. In short, Christ designed all of us to be overcomer. Why? Nothing will harm you. Sabi ng Panginoon, nothing will harm you. Tayo pong lahat ay dinisenyo para maging overcomer. No defeat, no surrender. He designed us to be protected, for nothing will harm us. Amen po ba? So, get involved. Saman pwede ka? Pastor, pwede akong tagapunas ng bangko. Pastor, pwede akong tagalinis, taga-set up ng... Ano yung tutugtog ka lang? Taniman ko kayo ng sibuyas to, baka tumubo pa. Mga simpleng bagay, I mean, ako po sa church, kahit kung pamangkin ko, lagi kong pinapagalitan. Ano? Baka gusto ko yung drumstick sa'yo ko, ipalo yan. Pagtapos, puro, kala ko may kusog dyan sa may... Tapos, uuwi, hindi man lang malinis, hindi man lang mapunasan. Sino ba? Ano, trabaho ko yan, oh, ministry ko yan, nung youth pa lang ako, taga-punas ng mga wires. Sino yan? Kung walang responsabling tao, minister, na maglilinis niyan, madaling masisira yan, wala ka nang gagamitin. Epekto niyan saan? Sa pangkalahatan. Ang sakit ng kalimping yan, damang ang buong katawan. Pero kung nagtutulong-tulong tayo sa ministeryong tinatang ng Diyos sa puso at isip natin, involved tayo lahat, anumang makita natin, hindi na natin tatawagin si Carlo. Carlo, responsibility ko ang tatawagin. Kapag nilinis yan, kapag nilinis yan, pinagkainan namin mamaya. That is everybody's responsibility. Amen po ba? God is calling us to experience power and authority to drive all the demons. May sakit po yan si pastor. Pagod si pastor. Masakit ang tiyan ni pastor. Natutulog na si pastor. Tatawagan mo pa, pastor. Baka naman pwede punta ka muna dito. Masakit yung tiyan ng anak mo. Pwede ba ito na mag-pray? Yung Diyos ni pastor at saka Diyos mo, pastor, ipag-pray ko na to. Amen po ba? Napati nyo na ba? Happy Pastors Month? Alam nyo, minsan ang problema, hindi naman dito sa divine yun. For sure, hindi po dito sa divine. Ang problema minsan po, may mga member na they don't care. Hindi nila mabali, hindi nila ma-appreciate yung mga nagpapagal.
Alam niyo ba, kahit hindi nyo alam, dapat nyo malaman, kahit hindi nyo alam, ngayon malalaman nyo. Pag wala kayo sa church, ang trabaho ng mga pastor, ipanalangin kayo pag hindi nyo nakikita. Amen? Pag nakita yung post nyo na para ba, bakit ganito post nyo? Para magpapakamatay na ito. Pag pre-pray kayo ng pastor. May problem. Minsan na, malungkot. Nakarang linggo po, may pumunta sa Rizal Global, hinahanap ang events team. Nakaapat na balik, sabi ng member doon, ay, huwag kami kausapin mo, si pastor ang kausapin mo. Eh, kailan pupunta? Check po, ano, alam mo nang kami pamagahan ng kausapin. Punta po namin nung Wednesday, dumating yung mag-asawa. Siguro, umatid po sa church yun, more than a year. Napunta ng ibang simbahan, inawa yung pastor. Dahil lang sa payo. Pumapaw ka. Sarap ang pasin ng payo. Buti lang, pastor. Inaway yung pastor. So, hindi na sila umatin sa amin. Hindi pa naman ako inaway. Kasot lang sa amin doon. Pumunta ng pastor, oh, kumusta? Long time no siya. Nagtaan ng dalawang taon ng pandemya, ngayon ka lang nagpakita. Pastor, sa pasin mo, kami na yun. Hindi po ko lang tatrabaho. Eh, saan ka lang natira? Dito pa rin po. Eh, dito pa pala. Bakit hindi ka makarating dito pa may gawain? Potential pa naman sa preacher ng Word of God. Ano natin? Pastor, magpapa-dedicate mo kami ng anak. Pakita nyo, naalala nyo kung may kailangan kayo. Sabi ko sige rin, di ba? Maalala nyo lang kami pag may kailangan kayo, pag may pag-deprate, pag may mga kailangan nyo ng certificate o so and so and so, naalala nyo si Pastor, pag-appreciation man, nakalimutan nyo. Isang beses lang sa isang taon, October, mga teacher dyan, binabati namin kayo. Hindi lang mga makakatuwang sa ministry. Amen po ba? Natutuwa ang Panginoon pag involved po tayo. Malungkot siya pag wala. Kasi pag hindi tayo involved, hindi tayo lalago, wala tayo matutuwa. Amen po ba? So mga pumapasok sa pamilya, pumasok sa pagpapamilya, papasok sa pagpapamilya, think of it. Use your common sense. Hindi mo na kailangan ng Ah, wala po akong tinatawaran. Ako nag-speak in tongues po ako personally. Pero marami pa akong nakita, speak in tongues, buwal ng buwal, pagbalik sa bahay, pareho pa rin. Managbago. Mahina naman tayo sa Panginoon. Ginagamit lang natin yung simbahan para ipakita, you are somebody. But personally, kung titingnan at sasalain, who are you? Who are we? We are saved only by the grace of God. Wala tayong dapat ipagmalaki. Ako po, doon sa pilar of truth pa po ako, may dalawang, ano po ako, tingkos. Sabi ko, pag yung song leader, ayaw nang tumigil, bitin niyo ha, pasok niyo sa kwarto. Pag ayaw tumigil, pag sininyasal ko na, ayaw tumigil, dali niyo sa kwarto, ako bahala. Kasi may mga song leader, mga matagal ng kristyano, mga nabunagin sa probinsya, mga ganun, super spiritual, laging nag-speak. Linggo-linggo, nag-speak in tongues. Pitpitin yan, dali sa parto ako pala. Dutoktrinahan natin yun. Speaking in tongues, it should be to edify the church. Not to hinder people to worship. Pinakatin na kayo, di ba? Yung mga gumugulong-gulong. Yung mga hinwala ng preaching, pero may worship na pagulong-gulong na nag-aakyatan sa pati. Alam niyo, so very spiritual, pero pag uwi sa bahay, ang manangyari, ganun pa rin. Nakahawak lang ng ipot ng man, pag lumabas na lahat ng chicharo, pati puto ko chinta. Let us be realistic as a Christian. Use that power to change your life and to change people. Do not force them. When you preach, when you teach, when you preach, be excited to pray. Be excited to prepare. Be excited to deliver. Then, the result, hindi ikaw. That is the power of the Holy Spirit to convince people. Not yours. That is not your power. That is not your authority to force people. That is the work of the Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Lahat po nung involved sa ministry, yung pamilya natin, huwag natin pilitin. Share lang natin. Hayaan mo ang banal na espiritu ako siyang magbago, mag-usap sa kanila. Isang araw, magulat ka. Amen? So,
We have to use our power and authority to drive out demons and to heal diseases. These are hindrances to people from listening. When you get involved, that should be evident to you. Demons were to be cast out and diseases to be healed. It should be clear from all of us. Kasi pag may sakit ka, hindi ka magagamit ng Panginoon. Aakyat ka sa third floor kung namamagay yung tuhod. Tigilan mo na kasi ang mga... Kung ano yung pinagbabawal pa naman yan? Sorry sa word, ha? Baka may mag-a... Ano yung bawal yan? Tinitira mo ng tinitira. Hindi e, naatira ka ngayon. Hindi naman. Ano yung mga dugtuman ng buto mo? Ang tawag dyan, gout. Bawal. Sarap na kain namin tila Sister Lourdes. Brown rice. Madama. Kailangan mong sabawan. Pag sinabawan mo, saka magkakalasa. Madama. But, tandaan nyo po, hindi lahat ang masarap nagbibigay ka ng sugat. Kung alin pa nga yung masarap, yun ang nagbibigay ng sugat sa katawan. You have to choose. Kahit matabang, kung healthy naman, hindi lang. Parang ayaw yung maniwala. Huwag na kayo doon. I tell you, yung tanghalian ko hanggang hapunan ko eh. Pakibalot na lang, hindi ko na po kayang busin ko. Balot ka lang, week away yung pagdating ko. May dala akong banana kyo, may dala akong bilo-bilo, may dala akong pati-kati, gusto ko lang iuwi. Unlimited. Mga kapatid, pag binawal, binawal. Kaya hindi makapapapit. Amen? Kaya sa ministry, bawal ang mag-ministry ng walang authority. Tama? Hindi po ito joke. Sabi ko ni Cristo, para maging epektibo ka, dapat meron kang power, meron kang authority. And the evidence, when you pray sick people, they will be healed. Amen po ba? Amen? Sabi ng isang patid, sabi ni Pastor, hawakan ko daw yung tuhod. Pagka nananakit, hawakan ko yung tuhod, ipanalangin ko. Pinanalangin ng kapatid na kumaling, hindi na ako pinawal. Matakin mo, ang dami kong ginagawa, baka pumunta ako din, madungis ako, baka Pastor ba ito? Diba? Pag-pray ko na. Gagaling yan kung meron mang pananampalataya. Bakit? Sino bang tinawag mo? Si Kristo. So meron. Amen po ba? Lahat tayo meron nun. Amen po ba? Kung ano yung Diyos na tinanggap namin kami mga pastor, ay meron ka din. Kaya huwag kang matakot mag-ministry, huwag kang matakot mag-involve, kailangan mo mag-involve para lumabog ka. At yung church, matulungan mo naman. Hello. Dami mong panahon sa iba, pagdating kay Lord, busy ka. Maintindihan ka ni Lord, baka magdang muli, sabi ni Lord. Maintindihan kita, ako naintindihan mo ba? Di ba? Kasi na wala akong time, pasensya na natin, wala akong time, sabi si Lord, pasensya na, wala akong time. I don't eat. When you are not familiar to the voice of God, kahit nangungusap na siya, hindi ka susunod kasi unfamiliar ka. Pero kung familiar ka sa sinasabi sa iyo, kahit may ginagawa ka, hindi mo maniwasan sa iyo. Amen? That is the power of the Holy Spirit to be used in the ministry that God put in your life. Amen po ba? Second, from our text, it's very evident that He wants us to get involved. Why? Because number two, Christ wants us who want you to experience power to preach the gospel. Verse 2, and to help, again, to heal the sick. Kasi kung may nararamdaman ng tao, hindrance yan para makapaglingkod, para makilala niya si Lord. Gutom lang, pastor, kung gutom lang mo, tigilan ko na yan. O hindi yan, kailangan. Nakakatawa, pero po yan po ang realidad ng buhay. Kahit sa field of ministry, kahit anong share mo pag gutom yan, ayaw pumasok, kailangan dito muna ang pasok bago dito. Di ba kaya may mga feeding program tayo? Di ba? Tuwan-tuwan tayo, pag may patulis natin, may kagi na. Eh, biblical po yun. Yung kainan po ay biblical. Pero yung takatakawan po, hindi po yung biblical. Galing po Diyos ko. Gluttony is sin. Amen? But gluttony does not mean it's the size of the body. May mga talagang, minsan sa jeans, talagang malalaki lang talaga sila. Sabi ko,
talagang pinanganak sila, lahi po nila gano'n, no? Kaya sa mga sistema, misa, yung mga nag-call center, siyempre, misa yung mga pag-exercise, gabi na, matawaran. Yung gluttony po, yung busog ka na, at i-extra rice ka na. Hindi po yung natutuwa si Lord. So tayo po, nais ng Panginoon na maranasan po natin yung kapangyarihan upang mangaral ng salita ng Diyos to heal sick. Kasi pag tinignan po natin, in verse 2, it is very clear dun po sa passage 1, and He sent them out to proclaim the kingdom of God and to perform healing. Lagi may healing. Hindi yung healing, ha? Magkaiba yung healing at saka healing. Hindi yung pahinginoon. For only the preaching and teaching can experience genuine salvation. Romans 10:17. Ang pananampalataya ay lumalago sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So pag may nananaral, may makikinig. Pag may nakikinig, may masisave. And that is our ministry, to share the good news of salvation. Without sharing, no salvation. Amen? Ano babalik ang Panginoon? Tingnan niyo mga kapatid, anong inaasahan mong scenario sa pagbabalik ng Panginoon? Nag-i-expect tayo, malapit ang bumalik si Lord, malapit ang bumalik si Lord. Meron kami, hindi pa rin ito. Diba? Kasi darating ang Panginoon pag ang gospel ay naipangaral na sa lahat ng sulok ng salibutan. Amen po ba? Para mas mapabilis at hindi ka masyadong mahirapan pati yung next generation to you, hindi na magdanas ng tribulation, you have to preach the gospel. The kingdom of God. At ipakita mo na si Kristo ay nagahari sa iyo. Sa paanong paraan? Anong inalipawan ng Panginoon? Yung bata. Maliban na maging katulad kayo ng bata, hindi kayo pag-aralan ng Diyos. Yung bata ba? Pag inutusan mo, magre-rebel. Ay, hindi pa ako nag-aaral. Yung bata ba, pag inutusan mo, pumunta ng tindahan, sa kanilang tama, pag nag-aaral na ako. Minsan, parang bata din tayo eh. Kailangan muna, mag-Bible school muna. Kailangan muna. Ilang bang ka na bang umangatin ng discipleship training? Hindi pa ba yun sapat para magamit ka ng Panginoon? Ilang preaching na ba? Ilang base na ba na ba? Alam niyo ba, isang base, isang buwan ako nagdanas ng pananakit ng lalamon na dahil nakaraang buwan nag-preach sa pito nang walang microphone, sigaw ako ng sigaw. Sa akin ang lalamunan ko, pag uwi, hindi na ako nakaalis eh. Ang lalamunan. Tapos, walang epekto sa iyo. Yung sakripisyo ng mga pastor na tumatayo dito. Hello, hindi ako nanunumbat. What I'm telling you, all of us, we have to be involved and respond to the calling of preaching God's word. It is ministry to all of us. Amen po ba? So Romans chapter 1 verse 16, sabi po ni Paul, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Kung walang mangangaral, walang mananampalataya. No preaching, no salvation policy in this world. Amen? Lahat tayo tinawag para mangaral ng salita ng Diyos. Most of the time, after salvation of the soul, healing and physical body will follow. Tama po ba? Kaya para yung pinapanalangin mo, kapatid, ay gumaling kahit terminal pa yan. Para gumaling yan, patanggapin muna ng salita ng Diyos. It follows. The physical will follow when the soul is healed by the word of God. At yung pagbabago na yan ng buhay ng tao ay mangyayari ng paglagi siyang nakakarinig ng gospel. Amen po ba? Pag ang gospel absent sa isip at sa puso ng tao, yung mga sakit, yung mga karamdaman, yung mga negative thoughts, yan ang papasok yan. Kaya para walang negatibong kaisipan, walang negatibong karamdaman na pumapasok sa atin, ang una po kasi nagkakasakit sa atin, isip. Alam niyo po ba, na unang nagkakasakit sa tao, hindi yung katawan niya, kundi isip niya. Nasalubong mo si Aking Juana, alam mo na malakas ang
usog niya, yung balis niya. Pag uwi mo sa bahay, sumakit ang tiyan mo. Nahihilo ka, sabi mo, nasa lubong kasi si Aling Juana, na usog ako o nabalis ako. Dahil naniwala kang nabalis ka, kasi sa kumamangramdaman, nabalis ka na. Bakit? Yun ang nasa isip mo eh. Di ba? Sumakit lang yung ulo mo, sabi mo, may cancer na ata ako. Ano ba si Joseph? Sabi ni Era, they say that I don't have brain. Sabi daw ng mga tao, sabi ni Era, wala daw akong utak. So na-challenge ako, sabi ni Era, pumunta ako sa doktor. Sinumaring pala yung mga tao, sabi nila wala akong utak. When I go to the doctor, they told me that I have tumor. Huwag ka kasi magpapaniwala sa sabi-sabi. Yung naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Maniwala ka sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kapag pinangaral mo ang salita ng Diyos, may maliligtas. Pag tumahimik ka, yung maliligtas, mapapahamak yun. Sabi ng Ezekiel chapter 33, kapag binigyan ka ng responsibilidad na bigyang babala ang buong bayan, hindi mo ginawa, napahamak sila, sisingilin ko sa iyo ang kanilang mga dugo. Amen? And that is true in our time, pag mapahamak na yan, wala kang ginawa, hindi mo pinangaralan, may sakit na, wala ka pang concern kasi busy ka. Pag napahamak yun, sabi ng Diyos kay Ezekiel, anak ng tao, sisingilin ko sa iyo ang bawat dugo. Hello? So, responsibilidad po natin ang pangaral ng salita ng Diyos para gumaling, para maligtas. Amen po ba? Nabatid, no involvement, no maturity policy, no preaching, no salvation. Part of your growing is preaching. We cannot deny it. Most of the time, we experience Christ's power in preaching the gospel of Christ about the kingdom. That's why the growing Christian desire is to preach and to be used by God. Amen po ba? So very evident na pag naging Christian po tayo, tinanggap natin si Kristo, ang isa natin agad, mangaral ng salita. Amen? Kung hindi ka man mangangaral, doon ka muna protege. Diba? Ang mga protege, mga sunod na sunod sa pastor, they will become next generation pastor. Yung sama ng sama, ako ang minister ko po, hawak-hawak ko yung kulay brown po ng tanda. Sinusulatan po ng tanda. Manila paper. Manila paper, yun po ang ministry ko nung sa yung pastor nagpapakanta. Tatago po yung mukha ko, galing ako sa construction. Sunod, sunod, sunod ako ng sunod. Mga limang pastor ang naging pastor sa Living Witness. Until such time. Andiyan na po ang Living Witness. Nakita niyo po, salita rin ka sa akin. Until such time na, kasi protege, alalay ng pastor. So lahat ng sumasama-sama sa mga pastor, hello, welcome to the club. Hindi mo maiiwasan na isang araw, kapapakinig mo, kapapakinig, nakikita mo kung nasusubaybayan mo yung pangaral ng salita ng Diyos, one day, you will become a pastor. Hindi ko sinabi kung kinakailangan mag-Bible school. Ang sinasabi ko kung ano yung narinig mo, deliver mo. Amen? Amen? Narinig ko ngayon, anak mo, pamilya mo, deliver mo. Sabi ko sa anak mo, anak, you have to develop listening skill. Kasi pag hindi ka marunong makinig, takbo ka agad, gusto mo matapos agad, pagbalik mo mali yung ginawa nila. Walang kwenta, nagpagod ka lang. Diyan Kristiyano, punta na punta sa simbahan, nakaupo lang, akala nyo, okay na yun nasa simbahan, siya pero hindi pa kala sa buwan again. Pag-uwi niya, mayabang pa, nagsimba na ako. Pero wala namang pumasok. Nakuha niyo po ba? Walang baon. Napitik lang ang kaaway, bagsak, knock-up agad. Yung mga Kristiyano, mahihinan nila lang. Hello? Hindi ko po tinatawaran ng sino man. Mga kabataan, lakas ng hatak ng sanlibutan. Kaya kung mahinang nila lang tayo pagdating ng Sunday, isa beses na nga lang tayo sa isang linggo, tapos anim na beses tayo sa buong sanlikutan, mahinang tayo. Isang titig lang ng kaaway, nakaw tayo. Napagsabihan ka lang ng asawa mo. Maghahalong na agad ang balat sa tinanupan.
Mas madali na lang maghiwalay kaysa ayusin yung problema. Diba? Bakit? Kulang ang salita ng Diyos. Walang imbak na salita ng Diyos. Walang expression. Ang isang Kristiyano, sarga, larga, distanda. Amen po ba? Kasi pag karga ka ng larga, hindi ka lumarga, lulubog ka. Diba? So mula sa church, karga, larga, may nakasalubong ka, nakilala ka, kaibigan mo, diskarta mo sa kanya. In that way, nagagamit ka ng Panginoon pangalan ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Number three. Again, from our text, very evident that He wants us to get involved. Why? Because Christ wants you to experience a life with His assurance. Basahin po natin verse 3 hanggang verse 6. Makikita po natin ang pagkilos ng Panginoon doon sa napakaraming tao at ang ginamit niya. Bakit get involved? Ang ginamit niya, mga disipulo. Hindi lang basta kumuha sila. Halika dito. Oh. Ikaw, halika dito. Upo ka dyan. Ikaw, halika dito. Upo ka dyan. Oh. Tipon-tipon ninyo, 50-50. Our God is the God of order. Hello? Ayon ng Panginoon ng magulong Kristiyano, ang tatawagin niya sa ministeryo, yung meron ng personal na relasyon sa kanya, meron ng personal knowledge sa Diyos, yung nakasama ng Panginoon, siya yung gagamitin. Amen? So, unti-unti, dahan-dahan, araw-araw, kasama sila ng Panginoon, kaya involved sila sa ministeryo ng Kingdom of God. Alala nila, sabi ni Peter, Lord, tiniwan namin yung bangkay, yung sagwan, yung lamba, tiniwan namin, ano mapapala namin? Yan ang katwila ng maraming Kristiyano mababasag na ng palatay. Hello? Paano nabuhay mo? Paano na ang puso ko? Ang dami nating paano. Pero sabi ng Panginoon, sumunod ka lang, akong bahala sa iyo. Following God gave us assurance in this life. I mean, paano magkakasya yung limang tinapay at dalawang isda sa 5,000 lalaki? Ano naman pag lalaki? Busog na, extra rice pa. Nagkape sa McDonald's, nakaubos ng isang malaking ganon, pipil pa. Ayun, hindi nakatulog. Kaya wala sa church pag linggo. Nakuha niyo po ba mga batid? Kung titignan po natin yung buong istorya, yung pong mga tao, wala disappointed na sila, saan tayo kakain, liblib na lugar, saan tayo matutulog. Sabi nga ng mga disiplo, pauwiin na yan. Kaya kung sino sa buhay nila, sabi ni Kristo, no. No. No, 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 no. They have to be here and stay here. Why? May gagawin. Alam mo? Naniniwala ba kayo na may ginagawa na sila sa akin? Nagsisimula na si Lord. Kaya na pa, pag-sin-worship pa na. Kaya na ba, away ba kayo? Habang nananatili ka sa presensya ng Diyos, may ginagawa na si Lord. At ikaw kapatid, hindi pinuloy, may gusto ng ministeryo yung ipagkatiwala sa iyong Panginoon. All you have to do is to say yes, Lord. Don't sing it. Don't. Yung yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, pero namuna pang umuwi. Pagdating ng giving, ano, papunta sa siya. What God is telling us today, anak, ano ka ba tumutugon? Kinakabahan ka ba? Natatakot ka ba doon sa mga pamangailangan mo? Don't worry. When you get involved, I will be your God, your Lord. I take care of everything when you trust the Lord. Amen? Yung edukasyon, ang problema ng magulang mo, kung gagraduate ka ba, basta magsumikap ka, gagraduate ka. Yung provision, bahala kung sino. Yung gusto mo mangyari, ipailalim mo sa kalawag ng Panginoon, bahala kung sino. By the way, in the book of John, sinong ginamit ng Panginoon? Doon sa isda, doon sa tinapay. Kaling-kanino yun. Imagine for thousands of people, mula sa maliit na bata na may baon-baon, wala bang nag-isip na magbaon? Tatlong araw na kayong sunod ng sunod kay Kristo. Maaari yung pangalawang araw, may baon pa sila. Pero napakatalino ng bata. Hindi niya siya mag-umulang.
may bawal siya at sasapat hanggang sa pangangahal. Doon sa bukod dyan, galing sa bata, di ba? Linisin natin yung bata, hindi. Ang ministry niya sa children, walang pera dyan. Ang hirap dyan, pakakain mo, pasigasoy mo. Punong-punong ba? Sinaro to. Ay, yung amoy malangsa. Anong ministry dyan sa bata? Pero mula sa bata, sabi ng payong, gusto mong papasok sa karian, hindi ka naging katulad ng bata, hindi ka magpasok. Hello? Huwag kang magmalaki. Huwag kang magmataas. Kasi bata lang. Ang halimbawa, hello, para pag-harian niya. Amen? Kung yung bata, kaya pag-harian ng Diyos, kaya gamitin ng Panginoon. Ikaw pa kayo. Huwag mong tawag. Grade 6 sila na. Buti ito, grade 6. Diba? Ako. Maraming tayong ginamit ng Panginoon, hindi naman nakakuha ng sapat ng bukasyon, pero ginamit. Si Moses, mga disipulo, Moses Bell. Si Lucas lang ang doktor, historian, siya lang ang aral. Si Paul, yes. Aral. Pero most of them, 80% of them, they just an ordinary person to experience the greatness and the goodness of God. Pwede kang gamitin ng Panginoon. Amen? Amen. Pinaalala mo, pagkain, kaya yun. Matthew 6:33, if you seek first the kingdom of God, all those things, what are the all those things? Shelter, clothing, food will be added. Huwag lang masyadong maluho ang buhay. Kasi alam nyo, kaya tayo nahihirapan minsan ang luho natin. Well, kung kaya mo naman, gusto saan, okay lang yun. No problem. Kaya lang, baka naman nakakalimutan natin, hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin. Katulad ng bata. He shared what he has. Amen? Nakabatid sa Bible po ay punong-puno ng pagbabahagi. Walang nabubuhay para sa sarili lang. Ano mang meron ka? Baka may panahon ka. Kung wala kang pera, baka may panahon ka. Kung wala kang panahon, baka naman may paraan ka. Makatulong lang sa awa ng Diyos. Maaaring nakangiti yung matabi mo, pero hindi mo alam ang pinagdadaanan mo. Natanong mo na ba sa asawa mo kung kamusta na ang kanyang puso? Natanong mo na ba sa kapatid mo kung kamusta na ang kanyang commitment sa ministeryo? Okay pa ba siya? Hindi ka okay ba dyan? Okay pa ba siya? O ikaw mismo, tinanong mo na ba sa sarili mo kapatid? Lord, okay pa ba ako? Or I am just enjoying my Christian life without passion, nang walang pagmamalasakit, bahala sila sa buhay. No. God is telling us, we are responsible for every believer. Every human being, we are all responsible. So church, tingnan nyo. Yung kinakala maging mag-imbestiga. You pray. Lord, yung mga pastor pa namin, okay pa sila. May mga pangangailangan pa sila na hindi namin nakikita. O ang tingin namin, kami lang laki ang ulit pangangailangan. Alam niyo ba? According to research, 70% ng mga pastor ay may pangangailangan hindi nakikita ng may. Tingnan niyo po, i-google niyo po. Yung mga distress, ng mga tao, sila yung mga ginagamit sa public ministry. Nakangiti sila lagi, pero yung kalooban nila, natulusan. Kaya hindi natin alam. Yung panalangin, I'm not saying, well, hindi naman natin alam. Kailangan nila ang prayer ninyo. Kailangan natin ang bawat isa para magampanan yung ministero kasi nais ng Panginoon magdamit niya tayo at maranasan natin kung gano'n siya. Kung ang inaalala niya, provision, bahala si Lord. Basta sumunod ka lang, bahala niya siya. Yung bunga, manalangin ka sa Espiritu na lahat ng pinagpagalan mo pagbungahin niya. Yung galing, natural lang na lahat may galing ng tao sa kanilang isa. Pero hindi yan pasihas, hindi yan assurance na magtatagal. Hindi yan long term. Magiging long term lang ang bawat bagay pagkasama ni si Lord. If you live with the Lord, lahat ng pinagdadaanan mo
mapagtatagumpayan mo. Kasi ang nais ng Panginoon, ikaw ay maging pagpunan niya. Amen po ba? We are more than conquerors. Amen po? Can we all stand? At gusto mong tawagin si Lord Pangalunian. Charisse. Kasama po yung worship team. The first song that we sang a while ago. Yung first song, opening song. Bago tayo mag-pray, painers ko pa. Nais ng Panginoon, walang maging sagabal. Amen. Kaya kailangan niya i-refine tayo sa pamamagitan ng ganyang Espiritu. Hallelujah. Prayer through the song.
that your word is still powerful today in our generation. Linisin niyo po ang bawat puso at isipan ng bawat isa sa amin. Ano mang basura na gawa ni Satanas ay tinatagay sa aming mga isip ay hindi po namin tinatanggap. Sa pangalan ng Jesus, nais naming maglingkod sa iyo, nais naming maging involved, nais naming maging bahagi ng ministeryo ng pagpapalayas ng mga demonyo na pumipigil sa mga tao, na maging malinaw ang pagtanggap nila sa iyong salita upang ang kaligtasan na ibinigay ni Kristo sa bawat sasampalataya ay matanggap sa pamamagitan ng bawat isa amin na sa araw na ito ay nakaunawa sapagkat nakarinig kami ng iyong salita. Hindi lamang namin ito naunawaan kundi nais po namin isa katuparan mula sa araw na ito. I pray na ang bawat membro ng iglesia nito kahit ang mga bisita, Panginoon, ay magkaroon ng pagnanasa na yung kapangyarihan at kapamahalaan ay matanggap po namin upang paglabas namin sa iglesia nito. Dala-dala po namin ang iyong salita at kapangyarihan upang magpagaling ng mga may karamdaman, upang magligtas ng mga mapapahamak. I pray in the name of Jesus that your Holy Spirit will convict us, Lord, to follow and to become ready to do your will. Huwag mo ngayon matatapos ang araw na ito, Panginoon, na hindi po namin maipalayang yung salita. Na sa bawat isa, kung kinakailangan, hindi kami makatulog dahil sa iyong pagkilos, dahil sa iyong pangungusap, in the name of Jesus. Kung kinakailangan, hindi namin mapigil ang aming sarili na nag-uumabaw ang iyong salita sa amin upang may bahagi sa iba. Nang sa ganon magkaroon ng manifestation ng iyong salita sa aming mga buhay, may apply namin sapagkat walang halaga ang pakikinig kung walang application. Today, through your spirit, let your word become powerful enough for us para maranasan ang iyong kapangyarihan sa pagtaboy ng mga gawa ng kaaway, sa pagpapagaling sa may mga karamdaman, sa pangangaral ng iyong salita, at ang pinakahuli, yung blessing, yung provision, yung promise na matatanggap po namin kung buo-buo sa aming puso at isipan ang pagsunod sa iyong salita. Salamat sa araw na ito, Panginoon, sa iyong grasya, sa iyong kagandahang loob, sa iyong kabutihan, na hindi nyo nakalimutan na kami paalalahanin. You just anoint each one for the glory of your holy name, preaching and teaching your word in our surrounding area, even in our family. Make us fruitful and effective sa ministering ito na ilang linagas na sa isip at sa puso na. Panginoon, we also pray, Pastor Jose, Pastor Ramini, Lord, you know them deeply. May mga design po sila sa iglesia. Kasama, Panginoon, ang mga leader ng iglesia nito, I pray na kayo po ang pumatagpo sa kanilang mga pamilihan. Bigisin sila na yung pag-ibig at pagmamahal kasama po ng pag-appreciate na yung buwan sa mga pastoral. Bless po sila, itaas sila ng malakas ng anak bisig. Gamitin din po sila fruitfully and effectively with much anointing of your Holy Spirit and the help and support of the leaders of this church. Together, they will bring good news unitedly. In the name of Jesus, bind them with your love. Embrace them with your faithfulness. Father, beginning today. Thank you, Father. This we pray. This is me. Amen.